ng Remando at gumaganap po ako bilang Kriza sa ipaglaban mo. I am Cyber Bugaw. So ito pong Cyber Bugaw, napofocus po siya kay Kriza. Isa po siyang mapagmahal na anak sa kanyang mga magulang at kanyang mga kapatid. At nagkaroon po ng sakit yung tatay niya dito. So pinilit po siya ng nanay niya na magtrabaho at makipag-cyber sex sa iba't ibang mga lalaki. So doon niyo po matututukan, matutunghayan yung mararanasan niyang masasakit na pag-aabuso. Pinaghandaan ko po by relating myself to Kriza. Inisip ko po kung saang parts ba ako pwedeng makaka-relate sa kanya. And by that, parehas po kaming mapagmahal na anak sa kanyang mga magulang. At parehas din pong may sakit yung magulang namin. Yung sa akin naman si Mommy. So, kinailangan ko naman mag-work for her. Isa po siyang teacher before. So, kailangan niya mag-stop sa work. At ako yung pumalit sa kanya para masustentuhan yung pamilya namin. So, yung kay Kriza naman, nakakalungkot kasi yung magulang niya, pinilit siya at inabuso yung will niya na tumulong sa pamilya niya. So, ayun. Sobrang hirap din po nung ginampanan kong role dito kasi hindi naman po madaling i-apply yung sarili ko dun sa role kasi hindi ko pa na-experience yung ganong klaseng sitwasyon. So, tsaka nakapanood din ako ng mga movies na ganon na nakikipag-cyber sex, ganon. Tapos, mahirap siya kasi minor de edad pa lang si Kriza. So, nung una talaga, tsaka yung mahihirap ako nung bumitaw sa pag-iyak, pag may iyak scenes. Hirap na hirap akong bumitaw nun, tinutulungan talaga ako yung direct. Kahit after yung taping, kahit pa uwi na. Kasi magaling din naman po yung naka-work ko nun na foreigner. Ano, walang daya-daya, nasampal niya talaga ako. Ang bigat nung kamay niya. So, biggest challenge. Biggest challenge talaga. So, ayun, hanggang sa pag-uwi, parang feeling ko ang dumi-dumi ko. Parang, oo talaga, parang ang dumi-dumi ko. Wala na talaga magkakagusto sa akin. So, kailangan talaga mag-snap out of it talaga ako. Tinutulungan talaga ako ni director kasi doon ako nahihirapan. Masyado kong dadala. First time ko din maka-work si Rael. Kahit, sa ipaglaban mo, nakasama ko naman siya sa showtime palagi. Pero malaking tulong sila kasi lahat sila kinakomfort ako kapag hindi ko na kaya, tinutulungan din nila ako na i-motivate sa pag-deliver ko. Tsaka si Ms. Charmaine din po, tinutulungan niya ako. Yung mommy ko po doon, kasi may times na, di ba, sobrang drain ka na, hindi na ako makaiyak. Parang feeling ko na bigay ko na, wala na ata akong luha na may lalabas. Eh, bilang nanay ko siya doon. Grabe, sobrang laking tulong niya. So, ayun po. Very, ano po sila, positive po sila lahat. At very welcoming po sila. Memorable experience po. Siguro po, yung nasumpal talaga ako ng malakas doon. First time ko pong masampal ng lalaki. Yun talaga, bigat ng kamay niya. Kaya iyak talaga ako ng iyak dun. Yun talaga, hindi ko malilimutan yan. Totoo ka. Lesson learned, kahit gano'ng kakatakot sa sitwasyon na nangyayari sa'yo, huwag kang manahimik at humingi ka ng tulong sa pulis, sa kaibigan mo, sa makakatulong sa'yo. Kasi kapag kinimkim mo yan sa sarili mo, ikaw din yung magsasuffer. So, help yourself. Sa mga victims ng cybersex, alam ko hindi madali na magsalita agad. Pero pray lang kayo at humingi kayo ng guidance kay God. At by that, mas magkakaroon kayo ng confidence. At pakiramdam niyo sa puso niyo at mas mapapadali yung pag-share niyo sa ibang tao para sila naman yung tumulong.